Ipa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 0645723738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Garlic Plus with sodium ascorbate. Estrella, Taganama, 50 anyong. Gabaligya kong prutas. Sa akong trabaho, usahay, ni kahapon, lamigid kaayu, kauno niya, dayong higda sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko, sir, kay kining akong tiil, kini-kini o. Sa una, perting dugaya, gini maayo. Mauto nga, nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar, ug taas, yun siya. Maunang kuyawan na ko, sir. Perting gid na kong ampo nga, unta, manormal. Normal, yun siya balik. Kaluoy baya sa Ginoo. Karo normal, lagid siya. Minor lang yun ko, ug kanon, soft drinks. Tapos kaning Garlic Plus, usagin ni sa nakatabang sa akoa. Dati, vitamin C o gatong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sad ta, nakita na ko ning Garlic Plus nga naanay vitamin C. Ug kutob karon, mao na gyud niya ang akong ginatumal ug kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pugo sa Ginoo, Sir Baug, sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Panay ka muna ka pamilya sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Oras mga katinig, alas 6 stress na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Mayong buntag mga katinig. Welcome na itong programa ng Tinig ng Bayan. Adlaong Biyernes na kita. 17 sa bulan sa September 2021. Kumusta? Amping kita kanuna itungod kay sayo pag ganyan ibunok ng ulan sa probinsya sa Cotabato unya danlog ang dalan no. Amping-amping kanuna kay daghang kayong mga vehicular accident ang nagakahitabo dito kagahapon sa may parte sa Nabunturan, duha ang patay, upat ang naangol no. Unya diri pod sa tuang probinsya. Oy kagabi eh. Ako yawa lagi. Diha ko sa may Balindog kagabi iba no, alas 8 pasado sa gabi kay nipalit og pagkaon. Kalit lang niabot ning mga Superman. Upat ka motorsiklo nagkarera nag Superman. Apas tila kusuga lagi. Gi-video na ako, wagod maapas sa video no. Di gyud maklaro kay hastang paspasa. Kusugang dagan sa upat ka naglumba nga nag drag race. Unya ni balik pa di gyapo perting kusuga gyud. May lang og kinilagi. Lingaw man eh. Lingaw ang tanawan. Pero pag nakadisgrasya gani ka, nakapatay ka diha. Ambot na lang, no? Grabe, daghan pa kayo mga nangaging mga motorsiklo og sakyanan kagabi sa highway. Diri sa may Balindog dapita. Pagkakusuga, oy. Lahi rabang style nila kay sabot-sabot daan. Pag-abot sa lugar, diretso glumba. Pasirit diretso. O nang maglisunog dako pang itong mga otoridad sila. O niya, nasayra na to kato mga naunang mga nadakpan. Oy gamay ra di ay ang penalty, traffic violation la kaya kay bayran. Oh, pero dapat kung kapila na naka-violate, kikadaghanan dahil diini sa mga nadakpan na kapila na nag-violate, no? Dapat kuhaan naglisensya na. Dili maayong ginabuhat mga katinig. Mga kabataan yun, mga modified na ang ilang mga motorsiklo naka-open pipe. Posible di madungog suko kaya ganito mga naas the plains dalan kay pastilan perting kusuga gyud sa dagan. Wa gyud pakialam sa ilang mga gipang overtikan. Unya kung nangatumba uroy o nakabangga ba diha nabay iro nga nitabok o bata ni o nai ni tabok sa dalan. Pastilan no. Dool gyud kayo sa disgrasya. Santang sa pikas bahin dito bitaw sa may Batyukan
libungan itong nilabay nga adlaw, no? O sa itong namatay o upat ang naangol sa dihang duha ka motorsiklo nga magkauban nabanggaan sa nabanggaan nila, no? Katong ni Kalit nga ni Corbada nga multi-cab. Luoy kay magparente kini mga biktima. Unya mo na kinahanglan gyud sa pag-drive. Amping gyud kanunay labi na nga lapad kay atong dalan. Mo gani pasalamat ganita kay lapad ng dalan ay naghamang tangang mga driver gud. Pasensya ha, daghang mga tan GA nga mga driver. Ay na lang. Awa na, ayaw mo pa i-stress. Basta kanunay lang yun mga katinig, igmat lang yun kanunay. Atong siren mga balita, gikan sa Pipalma area, nasa linya sa Tinig 11, June Villasoto. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! May butag ka, June. Oga, dagang salamat. Nagpatupad ng mas estriktong hakbang ang dalawang mga barangay sa bayan ng Libungan dito sa probinsya ng Cotabato. Dulo ng tumataas pa rin na kaso ng COVID-19 sa kanilang mga barangay. Mayroon na kasing naitalang 11 katao ang kasalukuyang naka-home quarantine dito pa lamang sa barangay Batsukan matapos mayroon silang direktang contact sa isang pasyente na nagpositibo nito. Dito nga sa pahayag ni bagong upong punong barangay na si Elmer Yap ng nabanggit na, na barangay, ang bagong itinalagang barangay captain niya doon, sinimula na nilang ipatupad ang isang miyembro lamang sa kada pamilya ang papayagang makalabas ng bahay upang bumili ng mga dapat na pangangailangan maliban sa kung ito ay essential purpose o essential na travel din. Sinurdo naman din ng mga opisyales ng Bagir ang isang compound doon sa Purok Zone 5 kung saan doon ay tala ang mataas na bilang ng mga nagpositibo ng sakit. Dito sa pahayag ni Kapitan Rinaldo Galanto, nasa 10 bahay ang kinurdon dahil nagpositibo sa sakit ang ilan sa mga miyembro ng mga nabanggit na pamilya. Nagpaabot naman ang pamunuan ni Libungan Mayor Francis Arefiu ng agarang tulong sa pamamagitan ng mga ayuda katulad ng bigas at mga dilata upang makapag-survive na itong mga nabanggit na pamilyang naapektuhan ng kordon na siyang gugugol ng 14 na araw na kwarentinas. Dito din sa Barangay Gumaga ay talagang sinasabi nitong si Kapitan Judy Jose Diaz na kailangan na talagang maghigpit ang kanilang mga alituntunin dala ng napakatigas pa rin ang ulo ng ilan sa mga residente nila at ito nga ang siyang naging dahilan ng local transmission dahil sa ugaling kapitbahayan na kahit batid na na mayroong mga kaso ng COVID sa isang particular na purok o sitio ay wala pa rin precaution ang ilan sa kanilang mga residente at makalipas ang ilang araw ay magkakaroon agad ng sintomas ang mga residente sa nabanggit na lugar. Samantala, sa usapin pa rin ng New Movement Sunday, muli natin bibigyan din na wala pang nailabas na executive order ang hanggang sa mga oras na ito ang opisina ni Mayor Romeo Araña dito sa bayan ng Mitsaya kung kaya hindi pa dapat pag-usapan kung i-implementa nga yung kasing in-apply nila. Nag-request itong municipal LGU ng Midsayap ng No Movement Sunday sa provincial at regional IATF. Ngunit sinasabi pa rin na wala pang ang tugon ang nabanggit na kahilingan kung kaya't wala pang magawang EO ang tanggapan ni Mayor Araña. So therefore, nasa lipad sa hangin pa rin ang kapalaran nito. At wala pang kasiguruhan ko ito ay mai-implementa ngayong Setyembre 19 hanggang at Setyembre 26. Ka John. John, wala pang katiyakan kasi ang ating provincial government, ang provincial IATF, maingat din ngayon sa pagpapalabas ng mga kautosan. Matatandaan mo, di ba, kunestyon ng mga abogado, magaling ng mga abogado ang ipinatupad noon na No Movement Sunday dito sa probinsya ng Cotabato. So this time, maingat sila dahil baka ma-foul na naman. Katulad ng mga nauna nilang desisyon
Sa ngayon, ang Kidapawan hindi nga pinag-uusapan ng No Movement Sunday sa kabila ng nangunguna ang Kidapawan sa may pinakamaraming kaso. O, siguro ang dapat gawin dyan ng ating LGU sa halip na igita yung No Movement Sunday, abay yung pagpapatupad, mahigpit na pagpapatupad ng minimum health protocol. Yun ang pinaka-importante sa lahat ka, June. On a daily basis, dapat. Hindi lang Sunday. Kasi kasi itong lagi ang himutok ng ating mga local chief executive, ano, dala ng lahat ng New Movement Sunday, batay sa panuntunan ng IATF, ay kailangan may approval ng provincial at ng higher level katulad ng region. So dito na ngayon nasusubok itong mga ganitong mga request kasi a-apply pa ang isang LGU, BLGU at isang municipal o city LGU provincial level at regional level. At sila ay aabang ko ito ay approved. Tama ka nga, dahil nga dito sa ating probinsya ay naglipa na ang lahat ng mga genius na mga apo ni Einstein at ni Cecilia Muñoz Palma ay talaga namang pahirapan itong mga ganitong approval dahil ng mga technicalities ng was at where ang S at R ay talaga namang nagiging issue sa probinsya ito. Pero ganito ka, John, tingnan natin sa mas malawak na perspective, no? Bakit kailangan ba isailalim tayo sa New Movement Sunday? O yan ang tanong dyan eh. Bakit? O ang pangunahing rason nila para mapigilan ang patuloy na pagdami ng COVID, ng virus. Anong meron sa Sunday? Ang Sunday, family day, di ba? So, tinitingnan natin ang bakit dumarami kasi maraming mga na namamasyal sa panahon ng Linggo. O, pero kung tingnan mo, Sunday, karamihan sa mga commercial establishment sarado dahil Sunday. O, yan ay Sabbath day ng maraming mga relihiyon, di ba? Maraming Christian. Kung titingnan mo, konti lang talaga ang nag-move sa Sunday. Araw-araw ang may pinakamaraming movement. Cotabato City, matagal na kaming nag-implement doon ng No Movement Sunday. Hanggang ngayon, No Movement Sunday pa rin. Pero tingnan mo ang kaso, 300 plus. Yes. Bakit? Ito'y reported lang ha. Hindi pa kasama yung hindi nagre-report dito. So, bakit 300 plus yung kaso? Bakit ganun karami na matagal ng No Movement Sunday na pinapatupad? Kasi araw-araw, maraming hindi sumusunod doon sa physical distancing o doon sa health protocol. So yun ang dapat na higpitan ng gobyerno ang pagtutok dito. Kasi malambot pa rin, maluwag pa rin ang katotohanan dyan. Oo. Exactly. Dito kasi, ang ano ba talaga ang totoong nangyayari sa ground? Ano? Sa sobrang bagal ng rollout ng ating vaccination program at kukunti pa lamang yung totoo, yung fully vaccinated na dapat sana kung sa ibang bansa pa, next week na ang Netherlands yata maglalabas na na ipagbabawal ang social distancing doon. Eh dito sa Pilipinas, hindi pwede yun. Hindi akma ang mga ganong mga panuntunan. Dala ng kung ikaw na individual na bakunado, ikaw ngayon ang nag-iingat kasi yung majority ng nasa paligid mo ay hindi pa nababakunahan. Dala ng napakabagal na rollout. So kapag ikaw ay protektado, ikaw ngayon ang nag-iingat, baka ikaw yung may dala-dalang, ito yung mindset ng Filipino setting natin sa vaccination. Ano? So ganito din ang nangyayari dito sa bawat lokalidad. So sinasabi natin, kasi ganito ang question, Kaloy, ano? Bakit kung kailan pa nagsimula ang vaccination rollout, bakit tumataas ang bilang ng COVID cases sa ating mga LGUs sa mga lugar? Ang sagot ay dahil nga itong mga bakunado ay posible na lang nagdadala ng kanilang mga virus na hindi na nalaman dahil tumaas na ang kanilang mga resistensya at hindi nga talaga tumaas ang kanilang tiwala sa sarili. Correct, oo. Diba? Kasi ang sinasabi nila, bakunado na ako, hindi na ako magiging critical kung tatamaan man ng virus. Yun ang katotohanan dyan. Kaya nga, kung palalakasin ng gobyerno ang vaccination program, kasi may sapat naman tayong supply ng bakuna, pero nagdadalawang isip ang marami, kaya nga ito lagi pinupukpok natin ka, Juno, IATF, Provincial IATF. Kumilos kayo. Sino bang in charge dito sa education campaign? Di ba si Board Member Philbert Malaluan? Eh, nasaan si Board Member Philbert Malaluan ngayon? Busy. Oo. Siya yung in charge sa information drive.
Anong ginagawa ninyo? Anong nasan na dinadala ang budget para sa information drive na yan? Kung hindi mapipilit yung mga ayaw magpabakuna, abay gumawa ng mas paraan ang gobyerno. Kasi oh, nasa ano na tayo ngayon, hanggang A5 na na pwede nang bakunahan. Oo. Ganun ang pag-aralang mabuti. Kung ayaw, di wag mong pilitin. Pero darating ang panahon na sila makukumbinsi din yan. Continuing education, yun ang pinaka-solusyon dyan. Oh. At syempre, siguro, tatapatan mo ng mas mahigpit na mga alituntunin, katulad ng kapag may vaccination na complete vaccination na yung mga tao, ay meron silang mga tinatawag na higher privilege sa mga establishment dalangan ng bakunado na sila. So pwedeng mag-complement yung vaccination na magiging attractive sa ating mga civilian. Sa ibang lugar nga, matatandaan mo ka, John. Diba, matatandaan mo sa ibang lugar, kagaya doon sa India, maraming matitigas ang ulo. Anong ginawa? O, nagparapol-rapol pa ng baka para makumbinsi yung kanilang mamaya na magpabakuna. Oh, diyan sa may sa may parte ng Datu Muntawal, libreng pagkain, may grocery pa pag-uwi basta magpabakuna ka. Tingnan mo ginagawa ng gobyerno, ibinibigay ang lahat para sa tao. Pero ang tao talaga pag kulang ng impormasyon, kung anong unang tumatak sa kanilang isipan, mga fake news. Yun yung mahirap mo nang baguhin. Kaya nga kailangan talaga ng pinapalalakas na information drive ng education campaign. Kaya nga questionable itong ating provincial IATF na in charge doon sa information drive sa education campaign. Sila mismo umiiwas, binibigyan mo na nga ng libreng ere, ayaw pa rin, gusto nila magbayad. Ayaw pag kinontrata mo, ayaw naman magbayad. 'Di ba? Eh saan nila dinadala yung pondo? Kaya nga sinasabi natin itong COVID na ito ginagawang kupit, ginagawang paraan para makapangupit. Yan nga nakakalungkot na dito. Nakakalungkot na katotohanan. Oo, sinong kawawa? Taong bayan. Taong bayan. Mm. Okay. So yun na nga, yan yung kapalaran ng amin dito. So ibig sabihin, kaya yung publiko pa ulit-ulit namin sinasabi, wala pa yan, lipad sa hangin pang kapalaran ng ganyan. Kaya huwag na natin i-discuss masyado in the meantime. Oo. So yeah, yan ang mga latest mga dito sa amin sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, si June de Lesoto, Laguna. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Maraming salamat ka, June Villasoto. Kakainis, di ba? Laki ng budget na dako na kayong pondo ang gigahin sa gobyerno alang niining campaign sa COVID-19, no? COVID-19. Ang usa pa kadakong problema gani karon, giangko na sa ubang mga local government units diri sa probinsya sa Cotabato nga lisod gyud i-contact trace katong mga nakahimamat, no, sa mga naigo niini nga Delta variant sa COVID-19. Kaya tungod na mga katinig, late naman ni gawas ang katong genome sequencing nga duna dai nagpositibo ni ana nga naasoy nga virus, no. Kay ang rason, susama sa unang problema, pipila lang kamakina ang ginagamit sa sequencing, no, aron matino gyud kung unsang klaseng variant ang nigo sa usa ka pasyente. Oh, tungod kay ulahin na nigawas ang naasoy nga resulta, so katong mga nigo sa Delta variant naayo na kay kusog ang ilang immune system o basi unsabay na itabo sa ilaha, no, pero murang naayo naman daw, wa may namatay dito, no. So mga naayo na unya ang resulta mangod sa mga pagtuon, grabe kapaspas mo kuyanap kining Delta variant, no, kumpara sa katong unang variant sa COVID. So problema po nato kay kulang ang contact tracer. Magay na ang atoang mga health frontliners nato, no, mga doktor, mga tag-iya sa mga ospital, miyembro sa Philippine Association of Medical Society, nga padungagan ang contact tracing. Mao na sila ang pinaka-importante. Kaya ang kamatuuran ni ana mga katinig, karong panahuna, uso ang trangkaso. Unya, ang atong mga kaigsuunan, kung gisipon giubo diha, no, basin pag kabalo na sila nga lahi na ang ilang gibati, di na sila mutugan sa gobyerno. Di na sila mutugan sa ilang gibati. Itago na, kahadlok na sila nga matanggong dito sa isolation facilities.
Kay kabalo sila unsa sitwasyon pag naa ka sa isolation facilities 14 days wa kay buhaton naa ra ka suod. Tanggong ang imuhang pagpanginabuhi ang imong trabaho, no? O mao na dako kayong sakit nga lisod kayo nato nga i-violate kana. Oh, so mo nang uban itago nila ang ilang gibati. Di sila mutugaan sa kamatuoran. Unya anak kanin ang nang dili na kanindot diha kay ang mga miyembro sa pamilya kay viral man eh, no? Matakdan pod. Mo nang dako kayong hagit sa tuang gobyerno o kagabi eh, sa gigawas sa DOH Regional COVID-19 Tracker 603, no? 603 ha, ang bagong kasong natala sa tibuok kasok Sargent Region. Unya naapoy mga naayo nga niabot ngadto sa pila tong naayo. Okay, ang naayo 358 pero doon na poy 20 nga mga nangamatay. Unya sa kasamtangan na 6472 ang atoang aktibong kaso. Diri sa Dakbayan sa Kidapawan. Oo. Ang sigon sa gipagawas nga daily census sa COVID-19 sa pinaagi sa CESO, kini nga City Epidemiology Surveillance Unit na asa 14 ang natala nga bagong kaso niya, 20 ang naayo, no? So sa kinatibukan sa daily census 283, no? Ang kumpirmadong kaso, pero lahi po ang tala, mo lagi ni no kay kinahanglan man nga ang DOH, no, sigun sa protocol ang DOH, ang PHO, ang IPHO ang magdeklara, no, kung pila ba gyud ang ilang nadawat nga kumpirmadong report kalabot niini. Kay kung imong tan-awon mga katinig, dire sa datos nga gipagawa sa IPHO sa DOH 12,348, no, ang kasamtang aktibong kaso, pero dito sa real situation 283. Oo, okay, late pa manggawas, mag-abot ang mga report mga katinig, kay magadepende man eh sa ipagawas ng report sa naproseso na, no? So kining sa real time subject po nga pwedeng magbag-o mga katinig. So dire sa real time nga kaso mga katinig sa top 10 ka mga barangay, no, sa Dakbayan sa Kidapawan, duha ka Delta variant ang na monitor dire sa Kidapawan City. So sa top 10 nag-una gihapon kining barangay poblasyon kung diin sumala pa diri na monitor kining Delta variant. 99 ang kasamtangang aktibong kaso, ang barangay Sudapin dunay 34, ang Singaw 22, no. 19 ang sa Lanao, 17 ang sa Hinatilan, 13 ang sa Malungol, 13 po sa Ilumabis, sa Amas sa 11, Balindog siyam ug 8 sa Kalasuyan, no. So mao na siya ang kasamtangang sitwasyon diri sa Dakbayan sa Kidapawan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:25 na ang atong oras. Mao na kinahanglan gyud atong kanunay nga pakusgon atong pangdepensa ang atong immune system para mabatukan kining naasoy nga virus. So, kung ligo nimo ang pangdepensa, di ka basta-basta maigo. Kung maigo man, at least mild lang, dili ka mo grabe. Himo na tong food supplement patagadlaw ang Yaki Herbal Capsule kay nasulay na sa kadaghanan makatabang gayon. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit mas niya, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una, akong gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule. I-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, negative na ang resulta sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng
ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipailan-ilan. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muabas pag asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Feeds Premium. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6 28 na mga katinig ang atong oras. Karoon itong siren sa mga katikaran dito sa Davao area. Gikan sa Davao City Hall, sa linya si Tinig 16 sa Roan Abasolo. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Roan. Yes, mayong buntag kaloy sa itong mga sukimpig paminaw. Niya karoon lang itong mga nakunang mga balita sa itong gimong mga manubay nila sa kalihukan sa itong mga opisyal sa lokal gabanan sa Nakbayan sa Davao. Una na nawagan si Presidential Daughter of Davao City Mayor Ines Sara Duterte. Ugiawag nini ang iyang mga supporter nga suportahan ang kandidatura sa iyang amahan isip si Presidente nga si Presidente Rodrigo Duterte. Ibigay po natin sa kanya ang pinakamalakas nating suporta sa kanyang desisyon at tumakbong si Presidente o kanyang hingon ni Mayor Ines Sara Duterte sa iyang gi-upload nga video para sa ato ang mga kaigsuunan Dabawen nyo. Sigaw na masunurin sa batas at panatilihing matatag ang Davao sa lahat ng problema na hinaharap ngayon at sa darating pa sa ibang mga lugar. Si Mayor Ines Sara Duterte, nagkanayon usab, na ang iyang amahan, nakikistorya na matod pa sa iya, ano, kalabot usab sa mga political plans niini. Sa matod pa sa mayon na meron kaming maayos na kasunduan ni Pangulong Duterte sa aming kani-kaniyang karera sa politika. Ang mayor nagkanayon sa iyang video upload. Ang iyang video upload, makita kini din ha, sa Facebook, no, o kinisab ang usa sa mga butang nga iyahang ginatutukan karong mga parang nabisan paman sa habagang duot sa katawahan ng Yapon, nagyapon mga pipila, sa ito ang mga kaigsuunan diri sa Dakbayan sa Davao nga na nawagan lamang Yapon sa iyahang pagdagan pagkapangulo sa nasud sa Pilipinas. Sa pikas bahin sa ito ang mga balita, gihatagan na lamang o ultimatum ni Mayor Inday Sara Duterte ang tanan ng mga empleyado sa City Hall, job order, contract of service, plantilla, kiniiyahang mga advisors, kiniiyahang mga mahulog na mga consultants nga magpabakuna utog November 30. Kahit kung dili, kung sa JO, job orders, kanyang mga contract of service, automatic tanggal. O dito sa plantilla, first offense na ay suspension sa kabulan. Second offense, nakahimo na ni siya o termination ngadto sa ilaha sa nga mga pagpandrabaho. Pinagin sa Executive Order number 45 nga pinisahan niya itong September 16. No, nagka na yun kini na tinahan na sa mga
sa City Hall ni nga to ang Dakbayan sa Davao, ang fully vaccinated na aron kaprotektahan nila ang ilahang kaugalingon, ang ilahang mga ka-office mate, pati ang ilahang usab nga mga kliyente. Ang iaw na karayon usab nga responsibilidad sa Human Resource Management Office ang ipaniguro ang pakikoordinasyon sa COVID-19 Task Force Vaccination Cluster aron iorganisa ang schedule sa pagpabakuna sa mga government employees nga wala pa na bakunahe. Ang mga administrative officers sa mga nagkadaiyosab nga mga buhatan ang responsable nga gitudlo sa Human Resource Management Office sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kaubanan. Ug sa katapusan sa ato ang mga balita kaloy, yung mga kaigsoonan mukabat sa 1,000 ka mga miyembro sa lesbian, gays, bisexual and transgender kon LGBT community, dili sa ato ang Dakbayan sa Davao ug ang ilahang mga immediate nga mga pamilya ang ginabara-bana ang makadawat sa bakuna. Karong adlang Domingo, September 17, 2021, maton pa ni Presidential Communications for Urban Poor, PCUP Commissioner of Work for Davao Program Manager Norman Baluro sa pagiginabi nga do kaniya. Si Baluro do nga kanayon nga aron sa kalikayan ang pagkuyanap sa mga balatian niining COVID-19 nga gikan tinubdan ang LGBT community na sila gihimo nga lakang aron nga kaprotektahan ang ilahang sektor. Gani matud pa nga ang massive vaccination drive batok sa COVID-19 kabahin gyapon kini sila sa gibanabana ang 1.2 milyones nga mga Davaoenyo nga mabakunahan una pa man matapos ang bulan sa Nobyembre. Si Baluro dugang nagkalayon nga ang vaccination rollout sa LGBT abli kini alang sa mga miyembro sa LGBT, bisag na inusara lang sila, wala sila membro, wala sila affiliation, wala sila kapisanan, wala sila mga affiliate, wala sila grupo, sila lang usa na inusara sa ilang paglangyaw diri sa ato ang siyudad sa Davao, kauban ng ilang pamilya, pwede sila magpabakuna basta LGBT sila. No, dili na sila kinahanglan pa, no, nga mo agi pa o kung ano, makuping ng mga requisitos, gawas lamang sa pag adto no dito sa pinakaduol ng vaccination area kung ipaila ang ilahang kaugalingon basta residente dumulupyo sila dinhi sa ato ang Dakbayan sa Davao. Kada kaloy mga kaigsoonan ang atong matod ng mga impormasyon direktang manukad gikan sa Davao City Hall alang sa Tinig ng Bayan kinisi Tinig this is size Roan Abasolo alang sa Joy FM diri sa Kinabawan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ayun, salamat Karuan sa update no gikan sa Davao City Hall. So mao ni pamaagi nila nga aron masiguro nga bakunado ang tanan. Pero aduna kitay balaod di ba? Nga gipagawas ang dole nga wala naga-require sa tanan nga mga empleyado nga kinahanglan na magpabakuna o katong no vaccine na no work nga palisiya pero kini usar man ni sa mga pagpag-aghat sa LGU sa Davao nga kinahanglan mabakunahan ang tanan. Direstong lugar wa pay pinugsanay kay daghan ang gusto magpabakuna di pamangyapon na pabakunahan kay daghang mang rason dito kay sobra-sobra naman ilang bakuna no. Gani bisag kinsang gusto magpabakuna dito moagi lang sa vaccination area bisag di kataga dito bakunahan ka na. Oo. Mao ni dapat mga lakang pero ambot na lang napay palakasan system nga nagakahitabo. Samtang sa Pikas Bahin 53 ka mga kawani sa barangay sa San Isidro Midsayap ug pamilya ni ini naka-quarantine human usab na himamat ang tulo ka mga kaubang nagpositibo sa COVID-19. Atong sayron ang dugang detalye sa balita pinaagi ni Tinig Trece Lizel, Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Lizel, may buntag. Padayong naka-quarantine karon sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay samtang anaa sa covered court sa barangay ang 53 ka mga kawani ug ilang mga pamilya sa barangay San Isidro sa Midsayap North, Cotabato. Kini human nila makahimamat sa gipahigayong barangay assembly ning bag-o ang ilang kagawad ug duha ka mga healthcare worker nga nagpositibo sa COVID-19. Dili hinuon apektado ang ilang trabaho sa barangay kay naka-work from home man sila samtang naka-quarantine. Samtang naka-isolate na karon ang tulo ka pasyente.
As of September 15, nikabat na sa 771 ang total cases sa COVID-19 sa lungsod, kung asa 246 ang active cases o 25 na ang namatay. Ugkay puno-puno na ang duha ka mga isolation facilities o gupat pa ka mga pribadong ospital sa lungsod, naka-home quarantine na lang ang ubang pasyente. Nangayon na sa bugdugang alokasyon sa bakuna o tent, ang himuong isolation facility ang LGU. Tungod sa padayong pagsaka sa ihap sa mga pasyenteng nataptan sa sakit nga COVID-19 sa lungsod, giduso sa LGU ngadto sa Provincial IATF ang resolusyon kabahin sa pagpatuman sa New Movement Sunday nga kumaaprubahan ipatuman dayon karong adlong Domingo, kon Setyembre 19 o 26. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizelle Anyon Banga. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Magandang salamat na ka, Lizelle, sa naasoy nga update, mga katinig. Alas 6:37 na ang atong oras. Ayaw kalintay ito, mga kabataan, ang pagpatumara sa kiniyaki vitamins aron makasiguro kita nga sila kanunay protektado og himsog. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si akong isang ipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pud ana niya Yaki pud niya oil nakaron niya basta nang taon sa buskos na entaon. Iyan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Alang sa inyong mga panginahang lanon, sama sa School and Company Uniform, Basketball Jersey, Polo Shirt and T-Shirt Printing, Best Bulk Suit or Coat, Vest Jacket, Rescue and Security Uniform, Cutout Sticker, Embroidery, Corporate Items, o kuman pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center, Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing, and rubberized. Odron Uniform Center, Kinabawan, na makitaan sa Jovelings Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa Doors 6 and 7 AS at HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:40 na itong oras. Padayin kita na itong programa nga Tinig ng Bayan. Kaganya itong nahisgutan na kining pag-drug race sa itong mga kabataan kung nga diin na mga Superman, no? Perting kusugang padagan sa motorsiklo niya nakahapa. Oo. Kagabi eh, sayo pa. Di sa may Balindog nagkarirahay na kininga na asoy nga mga kabataan upat gud ka motorsiklo, no, kaduha gud ni balik-balik mga katinig. Daghan ang mga nadakpan ang atoa nga City PNP kalabot sa pagka-involved niini sa mga kabataan, pero maula gid daw na gamay ra kayo ilang bayran, easy ra kayo, pero ang pangutana nganong kanunay man sila kay kini mga naasoy nga mga driver o mga involved ni ini, sila ramang gudda sa gihapon. Unsa bang pwedeng himuon ni ini sa LTF o sa land
Land Transportation Office para mas siguro bugatan no ang mga penalidad kalabot ni ini o unsa bang pwedeng mabuhat ni ini kay delikado man ni labi na ang basin makadisgrasya sila glain tao. Okay lang kung sila madisgrasya kay mo man ilang gusto. Pero ang katungo nga uban pa nga madamay ni ining ilang hilig lisod kaayo no. Nasa linya sa itong komunikasyon si LTO 12 Regional Director Bong Gonzaga. Sir, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, Loy, good morning o sa mga listeners. Opo. Unsa bay pwedeng mabuhat nato ni ini sir kay sumala pa sa tuang CTPNP Kidapawan, dili nila unsa tawag nini kaya sa mga na involved ni ini nga drug racing ang mga penalidad na nga ginapatong ngadto kanila. Unsay pwede mahimo nato nga maundang kining ilang ginahimo kay ang isa pod sa problema gabi man gid kasagaran sila nagakarera so wala opisina wala ay mga law enforcer sa dalan. Just recently ang atong central office inyo po nakita viral sa social media katong katong karera dito sa Region 9 no. Pwede na ito ang mahitabuan na kung ma-identify na ito na nagkakarira niya, kung nadakpan din noon na sa itong city police sa Kidapawan, pwede na itong ipatawag no or ipa-showpost ang mga drivers na involved. Kung ma-identify na ito, kung niya base sa investigasyon, mamatundaan na ito, labinag na ang mga video na ito, mga ebidensya na ang mga witnesses, pwede na itong ako, isip regional director, pwede na akong ipasuspended within my powers for 6 months ang mga lisensya nila. And eventually, I will recommend to the assistant secretary for perpetual revocation sa mga driver's license sa mga nag-involve sa mga drug racing kay delikado na ilang mga buhat, ginabuhat, illegal. Drug racing, dili lang delikado sa ilang personal na kinabuhi o ilang propiedad but mas delikado po sa mga katauhan no nga diya kinang area din nagakandak sila og illegal drug racing. Kunya doon na po yung mga minor de edad nga involved dini og doon na po yung mga walay lisensya unsay pwedeng buhaton dito sa ilang mga motorsiklo nga ilang gigamit pwede man nato kung madakpa na i-impound og naabiya tay balaod loy. PD603 na ang ginikanan pwedeng kasuhan. No? Aliban sa mga nag-drive, mga minor, obligasyon sa ginikanan nga buyagon ang ilang anak, kay appeal sila. Suma sa balaod, sila ang pwedeng kasuhan ang maginikanan na nag-authorize sa ilang mga anak na mag-drive ng mga minors sa mga sakyanan. Ang problema kay sakit po ulo sa mga ginikanan kay kawaton sila mga anak motorsiklo unya dito magkapilapil sa drug race no so magawas nga blind ang ginikanan kahit gagulo nila mga anak wala bang tayo mabuhat so tanaw na to ang balaod no ito na to atong sulayan no kung madakpan mas maayo gani kung ma-identify yun na sa mga katawan atong ang yun ang mga residente din ha mutabag sila sa tuwa as witnesses, makakuha og video. Of course, kauban na to, partner na to ang PNP niya no? Sa pag-disiplina ang mga tawahan na. And, siguro, bilakad daw karon musuro rin sa Des Kilapawan. Triyaw na to ang chief atong i-verify kung unsa na ilang, kung naman siya mga dakop niya. Then, atong ipusto no? Kami sa regional office pwede na itong ipatawag, ipa-explain nga no, then eventually, pwede na itong i-suspended diretso ang ilang mga driver's license for 6 months pending investigation no kung naanay mga basihanan. And i-recommend na ito na kantong mga na-involved niya, illegal drug racing na ang mga driver's license, ipa-revoke na ito ang ilang mga driver's license. Dito sa mga motorsiklo, sir, ngayon lang ipanggamit, unsa pwedeng buhaton, gawa sa i-impound? Pwede na ma-impound eventually atong estudyante kung unsang kasong pwede na itong ipatakas sa ila ha. But of course
kung pinaagi sa 603, ma-involve yun ang ilang ginikanan maapin sa kaso. Oh, okay, para ang ginikanan, mapupok sila mga anak, no? Kay ilawom sa nasoy nga balaod, pwedeng makulong og pila ka tuig, no? Ang ginikanan, kung mapamatud-an nga sila nagpabaya o naghatag otoridad sa ilang mga anak nga muapil, mudrive nga walay lisensya. Yes, Lloyd. Natay, in fact, kung inyo-review ang PD603. Oo. Relation sa mga child nga sa mga balaod sa mga kabataan na anay. Actually, nag-post na kina earlier. Yeah, no? Sige lang, Lloyd. Malingkamo ka. No? Huwag pipila ka daw. Siguro, akong taga-instruction na itong EPD sa Kinapawan to visit or coordinate sa PNP kung naanay mga records na sa mga dakop, then eventually sugdan na ito. Kaya naan na may President Loy, no? Ngayon yung nakita, mag-ulam itong mga karoon ng pipilaga-adlaw nilabay, nag-revoke na ni Assistant Secretary Edgar Galvante itong mga driver na na-involve sa drug racing dito sa Region 9 sa Kambuanga City. Itong nag-viral na medyo ano. In fact, kagahapon gani, na po'y atensyon na nakuha po sa diri sa Coronel City na po'y doa ka van na nagkarira. Kunya nag-viral sa na po'y video, kunya na monitor sa inyong asatong kauban po ng media. Sila ang nag-publish o nagpa-viral ato. Ato po doon gipakuhaan na, gipa-identify na ito kinsa itong mga drivers involved sa drug racing dito sa Norala. EOR, gyapon natin sa South Cotabato. Atong ipa-verify. Then eventually, siguro after investigation ato na mapatutan ito na nagkarira din sila, sila ang involved. Definitely, no, atong buhat ang issue ni o isuspend na ito kung naato yung mga driver's license. Then eventually, atong i-recommend for perpetual revocation. I-revoke yung tinsyan para makita, madungog sa mga katawan, umubang mga drivers na padayon pa na nag-involve o nag-conduct o mga illegal drug racing. Kaya hindi din ni maayo dapat undangon yun eh. Correct. Kaya hindi lang ni peligro sa ilang personal na kinabuhi sa mga katawahan po diya sa lugar kung asa sila nagabuhat o mga illegal drug racing. Oo. Sir, salamat yung kayo sa higayon. Nagihatag ni mo ni atong programa o gamayang buntag po. Yes, Lloyd. Thank you very much. O bunta, painumduman ni mo ang imo mga listeners, mga katawan sa kinapaw, kung painumduman, manaay balao nila o makandam-andam na mo later on, basig kamong mga drivers kapadayon nag-dula o illegal drug racing, basig magmahay mo pagkabot sa panahon kung ma-suspended or eventually ma-revoke ang inyong mga driver's license tungod sa inyong mga illegal na binuhatan basig kanapahinundan na mawad-an mo income sa inyong pangabuhi kung kamo nag-drive. Salamat, Loy. O may buntag. Salamat, Sir. Mayong nga buntag. Mga katinig inyong nabati, si LTO 12 Regional Director Bong Gonzaga. So, mo na bugat niya nga pinalidad kay kanunay gabalik-balik naman, no? Sumala ni City Chief of Police sa Lieutenant Colonel Espida, Lauro Espida, nga katong mga nadakpan nila gibuyan ra sa gihapon human nagbayad og mga penalties unya kining mga driver balik-balik ra man sila kay tungod mo man ni ang ilang hilig niya nagapusta anay pagyud ni, no? Dakong nga pusta, mga katinig, ang ginahimo niini nga mga involved sa drug racing. Diapod sa may dapita sa may Antipas, no? Maginareklamo po na sa ubang nga mga residente kay dunay area diha nga lapad kaayo nga kusog kaayo magpa nagakarira po ning grupo sa mga kabataan. Grabe, gabi lagi na witness na ko kung unsa ka kusog tong pagkarira nila, pero ikuag video sa kamera dili maklaro kay perting paspasa sa dagan, no? Akong estimate ato hinera tong nasa 120 ba, no, nga dagan sa upat ka na modified nga mga motorsiklo. Alas 6:50 na, mga katinig, ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Keys, Quetaplos, Animal Feed Supplement.
Nanong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Lima ka rason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's Vita Plus sa gialimahang hayop kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit o balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakompleto nga ingredients sa feed supplement kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 o probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's Vita Plus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima mao ang partnership sa pag-asenso and nation building pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit o King's Vita Plus, mapalit sa tanang agri-vet stores dool sa inyong lugar. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Aduna ka ba'y gibuhing piso ng hybrid o manok mang sabong na nakasinati o sakit sama sa halak, pisik, sipunog ubo, laway-laway, koriza, bacterial flushing, kolera, malaria, kalintura o baka adunay samad? Ani ana ang pinaka-epektibo ng water-soluble powder antibiotic? Ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic na adunay upat ka combination sa human-grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol o carbocysteine. Simple lang ang paggamit. I-mix ang 2-5 gram water-soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa 5 ka adlaw. Ayaw na paglangan, sulbaron sa hinanaling panahon ang sakit sa imong binuhing piso nga hybrid o manok pang sabong. Ihatag na ang Panamox Forte, available sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Ayaw kalimot, available usab ang Panamox Caplet para sa mga sunoy kun manok pang sabong sa mga agri-vet stores. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Duna kita ay 7 ka minuto lamang nahabilin na itong programang Tinig ng Bayan samtang sa pika sa bahay mga katinig. Ato, hisgutan gamay, no? Kining pagpadayon, no? Prosigido good ang International Criminal Court nga imbestigahan ang kontrobersyal nga war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang PNP og DILG nagpamahayag nga abli sila sa imbestigasyon pero kinahanglan adunay pagtugot gikan kang Presidente Duterte nga mosugit kuni. Pero ang Malacañang klaro kayo ilahang stand nga dili mosugot nga imbestigahan, no? Pero ang ubang grupo labi na kining National Union of People's Lawyers o NUPL, no? Ilaha pang gi-praise, no? Ang lakang sa ICC nga imbestigahan gud kini. Unsa may mga nagpaluyo ni ini? Pero unsa mga panlanton ini sa tuang mga atuang mga akadem sa tuang ekonomista o political analyst, no? Si Professor Ramon Bilino Jr. tong kauban, Prof. Good morning. Yes, magdumaga din sila at naman nakikinig. Opo, ano ho yung pananaw niyo ho rito sa talagang pagiging prosigido ng ICC na magsagawa ng investigasyon sa war on drugs ng Pangulong Duterte at ang Malacañang ayaw naman nila pa imbestigahan? Yeah, actually medyo hindi ko naintindihan no, bakit hesitant naman yung administration. Kasi kung ano, for me, ha, mas maganda nga imbestigahan no, para once and for all. No, maniwalaga na tayo. No. Meron ba talaga? No? Kasi marami namang conditions yan no, para sabihin natin na may kasalanan yung administration. Una-una, talagang meron talagang directives, no, exact directives no, sa mga police na patayin na lang yung mga drug pushers at saka drug users. So, pangalawa is that alam natin kasi na may mga erring PNP officials din, no? Yung mga kapulisan natin tulad ng nangyari kay Kian De Los Santos na was already proven guilty. No? Oh. Ibig sabihin, wala namang sinasabi sa kanilang ganun pero we don't know no? Ano yung motives behind sa ginawa nila. So, nakakulong na sila ngayon. No? So, pwede kasi yung personal no? na action yun ng mga police
it so happened lang no na it happened during the war on drugs kaya dinidikit yon sa ano no sa administration. Oo, parang so, ginamit nila, sinamantala nila yung pagkakataon. Yes, exactly. No? So sabi ko na, di, kung ganun pala, eh, di, ano, eh, pagpatuloy naman yung investigation. Anyway, alam naman din natin no, na hindi ito matatapos in a matter of like 2 years, 3 years. Uh-huh. Medyo matagal din ang itong, ano, itong ganitong investigation. At after ng investigation, saka pa magpa-file kung meron talagang ano, ebidensya no, na, in, ano, na inutos talaga ng presidente at the same time hindi na gumagana yung justice system natin. Yun yung napaka-importante para sa akin eh, na mapatunayan na hindi na gumagana yung justice system kaya kailangan na mag-intervene ng international community. Hmm. Kasi kung gumagana naman yung justice system natin, walang karapatan yung international community na mangimasok no sa domestic affairs ng Pilipinas. So, kaya sabi ko na ipatuloy natin yung investigation para makita, no, ito ba inutos talaga ng administration? At pangalawa, hindi na ba gumagana yung ating justice system that would merit na pasukin na tayo ng international community na magsila na mismo yung gagawa ng paraan para magkaroon ng justisya sa Pilipinas? Yun ang hindi ko maintindihan, no, with some of the, ano, no, with some of the cabinet secretaries kasi napaka-defensive nila. Hmm. Na it seems like may tinatago. Na for me, mas maganda nga na magkaroon ng investigation. Although hindi ko rin naman ano, no, masisi yung iba kasi yung unang prosecutor kasi, no, na nag-retire na. Aha. May mga ano kasi kagad siya eh, may mga nauna na siyang mga na statements eh, na wala pa yung investigation, may statements na siya na as if the administration is already guilty. So siguro dahil dun sa ano no sa circumstances na yon, baka isipin ng administration na hindi patas yung investigation kasi meron nang naunang conclusion yung prosecuting panel. So I hope no na i-reconsider din ng ating administration yon. And makipag-coordinate na lang, no? Kasi kung talaga namang gumagana pa rin yung justice system natin, then we will prove na hindi tama itong ginagawang investigation ng ICC. Correct, correct. Opo. Prof, maraming salamat po sa inyong pananaw kaugnay ng bagay na yan. Magandang umaga po. Maraming salamat mo, Lord. God bless and stay safe sa Thailand. Thank you so much po. Si Professor Ramon Abilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Pero kung imong tanawon, mga katinig, no, unsa bagay motibo behind no sa nganong gusto kong imbestigahan sa ICC? Ang war on drugs, ang laing mga paglantaw sa uban, dili ba kaha, no? Membro, dunay membro sa sindikato? kining... grupo sa mag-imbestiga ni ini kay nangamatay itong ilahang mga miyembro ang involved ni ini og duna poy politika. Oo. Kay kung imong tanawon murag ginapaboran sa ICC ang kampo ni senadora Leila De Lima. Si Leila De Lima gi-involve pod nga naa sa likod nagpaluyo sa mga sindikato sa illegal nga droga sa panahon nga siya ang Chief Justice. Mo na mga butang diha mga katinig nga hangtod karon wa pay klaro no. Pero hinuon mas gwapo nga imbestigahan para maklaro ang tanan, matinaw ang tanan. Alas 6:59 ng atong oras sa dugang report mga katinig usa ka baker gidagit ang 54,000 pesos nga kantidad sa iyahang gitrabahuan nga bakery. Uy. Atong sayro nga dugang detalye sa balita ni tinig 13 Lizelle Anyon Banga. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Nadagit sa usa ka baker ang 54,000 pesos nga halin sa bakery human kini Milayas kaniadtong miaging adlaw alas 8 sa buntag sa President Rojas North Cotabato. Gila ang sospek nga si Jason Lara, 42 anyos, residente sa Tagum City ug usa ka tuig nang nagatrabaho isip baker sa maong tindahan. Matod kang alias Adora, kahera sa bakery, gisalig niya ang kwartang halin sa tindahan sa sospek tungod kay mo pauli na kini ug wala pa niabot ang karelyebo ni ini. Pag-abot matod pa sa karelyebong kahera ni Adora, natingala na lamang kini tungod kay wala na isulod nga kwarta ang butanganan sa halin. Paspas matod pa gitawagan si Adora sa karelyebo ni ini ug gipangutana kung asa na ang mga halin. Apan, natingala na lamang ang duha ka cashier sa bakery nga kalit na lamang nahanaw ang baker nga si Lara human kini na nanghid nga adunay lakwan ug wala na nakabalik sa shop.
Samtang andam nga muhatag og 20,000 pesos reward ang tag-iya sa bakery ngadto sa individual nga makahatag og impormasyon kung asa nahimutang ang suspect. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizelle Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Bigang salamat kay Lizelle, mga katinig. Wa na kita igong oras ng atong programang Tinig ng Bayan. Musunod na atong alas 7 balita. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa atong programa. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls.